kasi noon sa man cooking ngayon ng tortang sardinas. So first, sasatay mo na dangkal ng onions. So, para until mag-caramelize siya. Okay, and then, ito yung kangkong. Yung stock ng kangkong. Para wala tayong wastage. And healthy. This will serve as one of the ingredients ng tortang sardinas. Okay. We'll put some salt. Para may lasa siya. Lang natin siya ng ganyan. We'll add some pepper. Okay, so medyo naluluto. Luto na siya. Yan. Bango-bango ng kangkong. And medyo caramelized na yung onions. Sige natin, luto na ba siya? Hindi pa, konti pa. Of course, here are the ingredients. We have pula, sardines, then okay. We have cheese, chilies, chili paste, chili sauce, we have the kangkong juice, of course the beaten eggs, four eggs, and then I will set aside itong kangkong stalks. Then we'll have our tuna, sardines, sa egg. Then ayaw na magbis na kanya. Ayaw pa niya magpaluto. And then, we have some chili garlic sauce. Wow! Medyo spicy yan. Open muna natin yan. Put some pepper. We have some paste. Konti lang. There's some chili pa. Chili flavor. Kuha ko lang to sa rin. Tabasco eh. Okay. Then, some cheese. Yum, yum. We added some tomatoes and then we'll okay, so we're mixing tuna sa egg kasama ng ibang ingredients. So we'll just have to make it
kailangan durugin. Okay. So, nadudurugin natin siya. Okay, so ready na yung tortang sardinas natin. At for me, ang ginawa ko parang tortang canton na yan. Because I don't have sardines na pala. Pero it's the same. Hindi lang siya sardines, tuna lang siya. So we mix all together na yung mga ingredients. And then, syempre, ika-fry na natin siya. Para maging tortang tuna na. So, add some salt pala. Kasi kanina, wala pa siyang salt. Okay. Halo-haloin. Ganyan. Ganyan. And then, ito ba yung pan? Okay. I'll pour na. Natitirang kangkong leaves as unti-unti siya na naluluto. Okay. Look at that. Very healthy. Okay, there! Sarap-sarap na nito. So, later, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya isa-serve. Narito na tayo sa second recipe ko. Nagawa ko ng squash soup. So, this is my first time. Pero I think madali lang naman siya. Here yung garlic. Ito yung ingredients naman ng squash. I have here, nagsipay na ako nito. Then, simple lang, add na natin yung squash. Ang dami. Yes. Kasi wala pa make at least 8 cups. So, I think here and mixing thick milk cheese and milk para mamaya pang toss dun sa squash soup dun sa top over squash. Mamaya ready na for blender yung squash. It's time para siya i-blender na. Yum. Let's have yung mga at least half of this. And then, we'll mix together milk, some cayenne pepper. Yeah. We'll add some milk, mukhang kulang. Then, we'll add some squash pa. Ubusin na natin yung milk. Yep. Ano yung mamaya? Later, we'll have some healthy na soy. And then, the Yaya will take over. Hello. Yan. Sobrang, ano na ba yan? Close na yan. Hindi yan tatapon. Okay.
so medyo malapit siya. So we'll add some milk pa. But honestly, masarap na siya. I'll add some salt. I'll add some pepper again. Para hindi lumalasa yung pepper eh. But I think important siya for that squash soup. And then again, yeah. Okay. Tapos sa sunod to, ayan ang bumukas. Tapos, tatapon na. Wala.